Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng pinsan ng tatay ko na itago na lang natin sa pangalang Otip. Taong 1970, Panukulan, Quezon. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira ang pamilya ni Otip sa isang liblib na lugar sa Quezon. Isang bundok ang pagitan ng kanilang bahay sa kanilang baryo. Di naman ito alintana para kay Otip, gawa ng sanay na itong mamuhay sa bukid. Ayon sa kanya, na mas masaya nang di hamak ang tumira sa bundok kesa baryong punong-puno ng mga taong mapanira at mapanghamak. Sa bundok na kanilang tinitirhan, nakakaramdam sila Otip ng kapayapaan. Bata pa siya noon ayon sa kanya. Sa pagkakatanda ni Otip, nasa 8 o 9 na taong gulang pa lang siya noong mga panahong yon. Ang trabaho ng kanyang amang si Pasyo ay ang pagbenta ng mga kahoy sa baryo. Halos 2 beses itong pumapasa ng mga kahoy na kanilang ibinibenta patungo sa baryo na yon. Mahirap man para sa kanyang ama ang trabahong yon, wala siyang magagawa kung hindi ang panindigan nito. Ang ginagawa naman noon nila Otip ay purong paglalaro lamang sa kanilang bakuran na kung saan meron silang mga tanim na bungang kahoy. 5 silang magkakapatid, kaya kahit papaano hindi nakakaramdam si Otip ng pagkaburyong sa kanilang tahanan. Isang araw, papaalis ang ama ni Otip. Gawa ng nagtutungo ito sa baryo upang magbenta ng mga kahoy. Ang binibentang kahoy noon ni Pasyo ay tinatawag na lunas. Isa itong uri ng kahoy na madaling masunog pero napakatibay. Karaniwang ginagawa sa kahoy na ito ay panghaligi sa tahanang itatayo. Ang iba naman ay ginagawa itong mesa at mga upuan dahil sa tibay ng kahoy na yon. Hindi din ito basta-bastang inaanay, kaya marami talaga ang nagnanais bumili ng tinda ni Pasyo. Nang makita ni Otip na papaalis na ang kanyang ama, bigla itong lumapit dito at nagwika ng, "Tay, mamaya ho bago ka umuwi, bumili ka ho ng tinapay ha. 2 buwan na po kasi kaming hindi nakakakain nun eh." "Ah, oo sige anak. Basta kung may sobra sa kita natin, ibibili ko ng tinapay para sa'yo at sa mga kapatid mo." Sagot naman ni Pasyo. Umaambon-ambon pa noon nang papaalis ito, pero hindi niya ito alintana sa kadahilan ng wala na silang makakain sa araw na yon kung hindi siya magtatrabaho. Nilalakasan na lamang noon ni Pasyo ang kanyang loob upang hindi magutom ang kanyang pamilya. Matapos makapag-usap ng mag-aama, tumungo na ito sa kanyang asawa upang magpaalam. Agaran din namang umalis si Pasyo sa kanilang tahanan nang maisaayos na nito ang kanyang mga dadalhin. Sa pag-alis ni Pasyo sa kanilang bahay, tiningnan pa ito ni Otip. Nang tuluyan ang mawala sa paningin ng bata ang kanyang ama, agad naman itong pumasok sa kanilang bahay upang makipaglaro sa kanyang mga kapatid. Kung hindi ninyo na itatanong, ang bahay noon nila Otip ay gawa lamang sa mga kahoy at anahaw. Hindi sila gumamit ng kahit na anong semento sa pagtayo dito. Purong kahoy lamang ang bawat dingding at kusina ng bahay maging ang pundasyon ng bubong nito. Gawa lang din naman sa anahaw ang bubong nila Otip na ang ama niya mismo ang gumawa.
Ayon kay Otip, napakatibay ng anahaw na bubong na ginawa noon ng kanyang ama sa kadahilan ng dalawang bagyo na ang dumaan. Pero hindi pa rin ito nagawang sirain ang bubong ng kanilang bahay. Makalipas pa ang ilang oras, ay siya namang pagbalik ng kanyang ama sa kanilang bahay. Meron itong daladalang tinapay na siyang labis na ikinatuwa ni Otip. Halos mapunit na noon ang bibig ng bata dahil sa saya nitong nadarama. Pagkabigay ng ama ni Otip ng mga tinapay, agad din naman nila itong kinain ng kanyang mga kapatid. Sa pagsapit ng gabi, naging normal naman sa paligid. Halos hindi alam nila Otip noon na ang gabing yon ang magbibigay sa kanyang pamilya ng mga karanasan na hindi nila malilimutan. Habang sila ay natutulog, laking gulat na lamang ni Otip nang bigla siyang ginising ng kanyang ama. Ganun din ang ina niya at ang iba pa niyang kapatid. Wika ng ama ni Otip sa kanya. Tip, gising. Magdala ka ng gamit mo. Alis tayo. Dahil sa sinabi ng kanyang ama, agaran din naman itong sinunod ni Otip. Animoy natakot din ito sa sinabi ng kanyang ama sa kanya. Matapos niyang makadala ng kanyang mga gamit, agaran ding lumabas si Otip patungo sa kanilang sala. Kasakasama niya noon ang kanyang ama nang lumabas sila ng kanyang silid. Pagtingin ni Otip sa kanilang sala, laking gulat na lamang nito nang makarinig siya ng kaluskos sa labas ng kanilang bahay. Nang akmang magsasalita na si Otip, bigla itong pinigilan ng kanyang ama nang sa hindi malamang dahilan. Tahimik, Otip. Huwag kang masyadong maingay. Bulong ng kanyang ama. Ang ina naman noon ni Otip, kitang-kita niya ang pangamba sa mukha nito. Nang makahanda na silang lahat, agara naman silang lumabas sa likod ng kanilang tahanan. Maguluman ang nangyayari para kay Otip. Hindi ito nag-alinlangang sundin ang nais ng kanyang ama. Paglabas nila sa likod ng kanilang bahay, biglang naghagis ng abo ang ama ni Otip sa kanilang pintuan. Hindi alam ni Otip kung para saan yon at hindi na din siya nag-abala pang magtanong. Matapos gawin ni Pasyo ang paghagis ng abo, agaran din naman nilang nilisan ang kanilang bahay. Habang tumatakbo sila Otip papalayo sa kanilang tahanan, pasipat-sipat pa ito sa kanilang bahay. Pagtingin niya sa kanilang bahay, laking gulat na lamang nito nang makita niya ang tatlong nilalang na bagong-bago sa kanyang paningin. Agara namang binawi ni Pasyo ang pagsilay ni Otip sa nilalang na yon nang makita siya nito. Kasabay ng pagbawi ni Pasyo sa kanyang paningin ay ang pagpatuloy nilang pagtakbo papalayo sa kanilang tahanan. Madilim man ang paligid at umuulan, walang pakialam noon si Pasyo. Kahit basang-basa na silang lahat, hindi pa rin sila tumitigil sa pagtatakbo. Nang marating nila ang kabilang baryo, doon lamang napagpasyahan ni Pasyo na huminto upang magpahinga. Bukod kasi sa pagod na siya, kitang-kita niyang nanginginig na sa lamig ang kanyang asawa habang kalong-kalong nito ang iba pa nilang anak. Si Otip lang at ang panganay nila Pasyo ang hindi pinasan, gawa ng nasa tamang edad na ito upang makatakbo ng mabilis. Habang nagpapahinga sila Pasyo sa isang lilim ng bahay, pansin nilang masyado pang malalim ang gabi noong mga oras na yon. Wala silang nakikitang ibang taong nasa labas, maliban sa kanilang pamilya.
Tay, ginaw na ho ako. Hindi ko na po kaya. Bulong ni Otip sa kanyang ama. Otip, sandali lang. Kaya mo bang tiisin ang iyong mga nararamdaman? Sandali lang, anak ha. Maghanap ako ng bahay na pwede nating mapagsilungan. Matapos nilang makapag-usap, kaagad din namang nag-umpisang mangatok ng bahay itong si Pasyo. Sa tatlong bahay na una niyang kinatukan ng pinto, wala ni isa sa mga ito ang nagbukas upang sila ay papasukin. Nagbibingi-bingihan lamang ang mga ito kahit rinig na rinig nila ang pagkatok ni Pasyo. Awa naman ng Diyos, nagawang pagbuksan si Pasyo sa pagkatok niya sa pang-apat na bahay na kanilang pinuntahan. Halos magmakaawa na noon si Pasyo sa may-ari ng bahay na yon upang sila ay papasukin. Kaagad naman silang naintindihan ng babaeng nagbukas sa kanya ng pinto, kaya naman agad silang pinapasok nito. Napakalakas na kasi ng ulan noon sa labas at wala na talagang pagpipilian si Pasyo kung hindi ang humingi ng tulong. Pagpasok nila sa loob ng bahay na yon, agaran din naman silang binigyan ng mga pamalit na damit at mga kumot na kanilang magagamit. Doon na pag-alaman ni Pasyo na byuda na pala ang kanilang pinasukang bahay, kaya marami itong napahiram na gamit sa kanyang pamilya. Labis-labis naman ang pagpapasalamat dito ni Pasyo dahil sa kabutihang loob na ipinakita nito sa kanila. Matapos nilang makapag-usap ng may-ari, agaran ding tumungo si Pasyo sa kinaroroonan ng kanyang pamilya. Ang ibang anak nito ay tulog na maging ang kanyang asawa, maliban lamang kay Otip. Hinihintay siya nito, gawa nang meron itong nais sabihin sa kanya. Paglapit ni Pasyo kay Otip, biglang nagwika ang kanyang anak ng... Tay, kanina, habang tumatakbo tayo, meron akong nakitang mga taong nakatungtong sa bubong ng bahay natin. Ang sama nga ng titig nito, Tay. At saka, nakakatakot yung mga itsura. Nakita mo yun, anak? Gulat na wika ni Pasyo. Oo, Tay. Ano po ba yung mga yun? Tsaka, sino po ba sila? Tanong naman ang bata. Dahil sa wala nang maisip na palusot si Pasyo, nagawa na nitong sabihin ang totoong nangyari kung bakit sila umalis sa kanilang tahanan. Ayon kay Pasyo, na noong mga panahong wala pa silang anak ng kanyang asawa, merong isang pamilya ang nagawan niya ng hindi kaaya-aya. Nagtatrabaho kasi siya noon doon bilang isang katulong sa mga negosyo ng pamilyang yun. Sa pagsapit ng kaarawan ng amo ni Pasyo, doon na kumalat ang balibalita na isa umanong pamilya ng aswang ang kanyang pinagtatrabahuhan. Dala ng kuryosidad ni Pasyo, pinili niyang patunayan ang lahat ng sabi-sabi tungkol sa kanyang amo. Sa pagdaos ng kaarawan ng kanyang amo, doon ginawa ni Pasyo ang kanyang binabalak. Ang lahat ng handa ng kanyang amo noon, pinatakan niya ng kalamansi at nilagyan ng asin habang kumakain ang mga bisita nito. Di noon nahalata si Pasyo sa kadahilan ng isa siya sa pinagkakatiwalaan ng kanyang amo. Nang mailagay na ni Pasyo ang lahat ng asin at kalamansing kanyang dala, doon na umalingasaw ang kakaibang amoy sa paligid. Ang lahat ng handa ng amo ni Pasyo sa kanyang piging, biglang merong nagsili tawang uod na siyang labis na ikinagulat ng mga bisita nito. Lahat ng bisita noon ng amo ni Pasyo ay nagsigawan
dahil sa labis na baho sa paligid. Maliban sa umaalingasaw na amoy ng handa, nagsigapangan na rin ang mga malalaking uod sa paligid. Habang nagsisilayuan ang mga bisita noon ng amo ni Pasyo, kitang-kita niya ang pagtitig nito sa kanya at rinig na rinig ni Pasyo ang pagsigaw nito ng "Traitor ka, Pasyo! Ito ang pakatatandaan mo. Hindi ko patatahimikin ang buhay mo! Lahat ng pamilya mo at iyong magiging anak ay matitigma ng puot at galit ko! Saan ka man pumaroon, Pasyo, mahahanap at mahahanap kita!" Habang pinapakinggan ni Pasyo ang pagsigaw ng kanyang amo, patuloy lamang ito sa kanyang pagtakbo, gawa ng masyado talagang napakabaho ng mga inihandang pagkain ng kanyang amo. Isang araw lamang ang lumipas, nabalitaan na lamang noon ni Pasyo na wala na doon ang pamilya ng kanyang dating amo. Sabi-sabi noon sa kanila na lumayas umano ang pamilyang yon dahil sa kakaibang nangyari noong mga gabing idinaraos ang kaarawan ng kanyang amo. Dahil na din sa bantang natanggap noon ni Pasyo, kaya pinili niyang manirahan sa kabundukan. Doon siya nagkaroon ng pamilya at hindi naglaon, nakalimutan ang lahat ng pangyayaring nakalipas. Noong umagang nagbenta si Pasyo ng mga kahoy, doon niya muling nasilayan ang pamilya ng kanyang dating amo. Naglalakad ito sa ulan at parabang merong hinahanap sa baryo. Dahil sa mga nakita noon ni Pasyo, kaya inabutan siya ng hapon sa pag-uwi. Hindi niya dinagawang maibenta ang lahat ng kahoy sa kadahilan ng alam niyang hinahanap siya ng dati niyang amo. Akala niya noong umuwi siya, hindi na siya magawang masundan. Pero kinagabihan, biglang nagising si Pasyo dahil sa muli niyang nalanghap ang kakaibang amoy sa paligid. Pamilyar ang amoy na yon, kaya labis itong ikinabahala ni Pasyo. Dahil sa alam niyang hindi sila bubuhayin ng mga ito, kaya pinili niyang lisanin ang kanilang pamamahay. Walang problema kay Pasyo kahit mawalan sila ng tirahan, basta ang mahalaga sa kanya ay buhay at kumpleto ang kanyang pamilya. Nang marinig ito ni Otip, halos hindi ito makapagsalita dahil sa mga kakaibang kwento ng kanyang ama. Pinilit niyang intindihin ang bawat detalye ng kwento nito, pero hindi niya talaga lubusang maintindihan. Matapos nilang mag-usap, sinabihan na ni Pasyo ang kanyang anak na matulog na. Agad naman itong sinunod ni Otip dahil sa matinding pagod na kanyang nadarama. Ilang oras lamang ang lumipas, tulog na nga itong si Pasyo. Si Otip noon, nagising dahil sa nakaramdam ito ng pag-ihi. Agad din itong tumayo sa kanyang kinaroroonan upang maghanap ng sulok na pwede niyang ihian. Pagtayo noon ni Otip, bigla siyang napatigil nang nakarinig siya ng mga mahihinang pag-ungol sa labas ng bahay na kanilang sinisilungan. Kahit napakalakas pa noon ng ulan, rinig na rinig ni Otip ang kakaibang nilalang na gumagawa ng kapangi-pangilabot na ingay. Patuloy noon sa pagramdam si Otip, hanggang sa pagtingin niya sa bintanang malapit sa kanila, ay bigla siyang binalot ng takot. Sa bintanang nasipat kasi ni Otip, doon niya nasilayan ang dalawang kamay na nagpupumilit itong buksan. Mahahaba ang mga daliri nito na parang galamay na ng hayop kung titingnan.
dahan-dahan itong binubuksa ng bintana upang tahimik silang makapasok sa loob ng bahay. Kasabay ng pagsipat dito ni Otip ay ang pagsigaw ng bata dahil sa takot. Tay! May kamay sa bintana! Sigaw ni Otip. Agar namang nagising noon si Pasyo dahil sa ingay na ginawa ng kanyang anak. Pagtayo na pagtayo noon ni Pasyo, agad nitong hinawakan ang bintana upang hindi ito mabuksan ng kung anumang nilalang na nasa labas ng kanilang tahanan. Ramdam na ramdam noon ni Pasyo ang puwersa ng mga nilalang na yon sa paghila ng bintana. Halos masira na noon ang bintana, pero hindi pa rin ito sinusukuan ni Pasyo. Nagkakaroon na ng galos noon ang ama ni Otip dahil sa mga kalmot ng kuko ng mga nilalang. Hindi naman ito ininda ng kanyang ama, gawa ng nais lamang nito na sila ay mabuhay. Nang marinig ng may-ari ng bahay ang kaluskos nila Pasyo, agad din naman itong tumungo sa kanilang kinaroroonan. Doon na nila nagawang maisara ang bintana dahil sa pagtulong-tulong nila. Ilang minuto pa ang lumipas, nakarinig na si Pasyo ng mga pagsigaw sa labas sa malalalim na tinig. Pasyo! Sinasabi ko sa'yo, walang lupa ang maaaring pagtaguan ng pamilya mo. Ang anak mo ang labis kong pahihirapan upang maging sapat ang kabayaran mo sa iyong mga kasalanan. Ang ginawa mo noon, Pasyo, ay isang malaking pagkakamali. Bukod sa inalis mo ang yamang tinatamasa ko, ay namatay din ang asawa ko dahil sa mga taong nagpumilit na kami ay patayin. Lahat-lahat, Pasyo, ay inagaw mo sa akin. Kaya kulang pa. Kulang pa ang kamatayang hatol para sa'yo! Wika ng aswang. Kasabay ng pagwika nito ay ang paghagulgol ng iyak ni Otip. Animoy awang-awa ito sa kanyang ama sa hindi malamang dahilan. Ilang oras ding nagpalibot-libot ang mga nilalang na yon sa tahanang kinaroroonan nila Pasyo. Hindi nagawa ng mga itong pumasok, gawa ng purong kongkreto ang pamamahay na yon. Sa pagputok ng bukang liwayway, napagpasyahan ni Pasyo na tumawid ng dagat upang tuluyan ang makalayo sa kanyang dating amo. Napilitan silang makisakay sa mga mangingisda upang makalayo sa kanilang dating lugar. Habang papalayo noon sila Pasyo, nasipat pa nito ang kanyang dating amo na nasa dulo ng dalampasigan habang tinititigan sila. Sa pag-alis doon nila Pasyo, hindi pa rin sila naging panatag, gawa ng maaaring tumawid din sa dagat ang mga yon upang sila ay sundan. Nang marating na nila ang kabilang ibayo ng lupain, doon na muna sila nagpalaboy-laboy upang makahanap ng kanilang titirahan. Hindi naman problema para kay Pasyo ang paggawa ng bahay dahil sa magaling siyang gumawa nito. Lumipas pa ang ilang araw, linggo, buwan at taon. Hindi na muling ginambala sila Pasyo ng kanyang dating amo. Magpahanggang sa ngayon, hindi pa rin maiwaklit sa alaala ni Otip ang minsan niyang naging karanasan noong pagbantaan sila ng pinagtaksilan na mga aswang. Okay, shout out ko muna yung mga bagong Warrior members ko na sina Joan Lianza, Kulmel, MM, at sa mga nag-renew ng badge na sina Libretang Itim, subscribe kayo dyan, Giovanna Van, Anien Venegas, Dani Signel,
Lulukiza, Champagne Corti, Rhea Ruby, at kay Helgi Lumasaw. Gagawa ulit ako ng pinned comment. Ito, promise, sa next upload natin, meron na tayong shoutout. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.